Hello, dear viewers! Great day, everyone! It's a very great day today. Kamusta po ang lahat? Sana ay lagi kayong fine and feeling okay. So today, we are lucky that may nagpa-unlock na pamilya para mabisita natin. At kung ano iyan, malalaman ninyo mamaya. So ngayon, kita nyo naman, ang background ko ay ang palayan. So ang palay ay isa sa mga pinagkukunan ng pangkabuhayan ng mga Pilipino dito sa Pandi o ng mga Pandienyos. Pero bago tayo pumunta sa lugar na pagpupuntahan natin o papasyalan natin ngayon, shoutout muna tayo, syempre. Hindi natin makakalimutan ng mga taong nagse-celebrate ng birthdays nila ngayong month of November. Happy birthday to Sir Ian De La Cruz. Happy birthday also to Janelle Alessandra Hilario. Happy birthday din kay Ivy Maximo. Okay, and syempre yung mga nagpapa-shoutout sa akin. Hello kila Janine Ledesma. Hello, dear subscriber. Thank you for subscribing. Hello, Janine. Kay Jello Ortega. Way Nathaniel Parulan. Hello, Bunso. Hello din kay Ivan Lumangaya. Mga former students ko po yan. Hello also kay Jonas Sanjego at kay Carl Jacob Alcaraz. At syempre, makakalimutan ko ba si Dave Michael ng 9 Perseverance. Oops, nakalimutan ko. Nagpa-birthday din ngayong month of November si Andrew at si Joanne. Happy birthday guys and hello everyone. Hello dear subscribers. Okay, so let's move on to our first stop today. Sa bahay ni Mrs. Sol Guevara, mami nila Clariel at ni Krisha Guevara. So maraming salamat po sa pagpapakunlak ninyo sa aking para makapag-vlog ako dito sa inyo. And tingnan nyo dear viewers, ayan ang sinasabi ko sa inyo, napapasyalan natin ang mga kwak-kwak-kwak itik. Daming eggs pag morning. So, ito yung pinaka-itlugan. Ito ba kuya yung itlugan ng itikan? Ng itik? Okay. So, ito yung itlugan ng mga itik. So, nakakailang tray kayo kuya sa isang araw? $1,600, kuya? Wow, ang dami nun. Tapos po, may mga kukuha ng itlog. Ang kukuha po sa amin ng itlog. Tapos po, naiipon na siya. Apo. Ayan na sila. Tapos, ito na yung mga nakuha ni kuya na itlog ngayon. Ang dami ng trays. Nakuha na yung trays. Pwede din mag-try magpulot, kuya. Tara, try tayo magpulot. Lahat ba ito, kuya, pinupulot? Wow, ang dami. E, paano kung may makalimutan ka dyan? Wala kang makakalimutan. Kabisado nyo na po yung place kung saan may itlog. Wow! Napakaraming eggs. Pag... Oh. Ano, tatlo lang,
nga, ano, ang galing. Meron pa pala sa ilalim. So, pag nangitlog na sila, tatabunan nila nung iba. Yung mga itlog, yun ang nagtatabo. Uy, alam nila kung sino huli. Ang galing naman. Buti hindi nababasag yun, no? Hard po yung shell niya. Pagka dumalaga pa lang yung bata pa, luminipis na yung shell. Papalitan po yung itik. Ano po gagawin doon? Bebenta. Ito po sila. Magpapalit lang ng balahibo yan. Balik na ulit sa dati. If yun yung ipapastol, yung itik. Yun po yung tinatawag yung pababatain. Ganun pala siya. Kaya pala may nagpapastol ng mga itik. So that means, matanda ko yung mga itik nila. Pa, oo. Anilal. Ito. Diba itong pinatayuan natin is ipa. Okay. Ayan. Eggs are everywhere. Oops. May nagtatago doon. Ang daming eggs ko. Tapos mayroon talaga silang itlugan na gano'n. May mga house sila. Apartment number, condo unit number 1. Wow, meron silang 4 na condo unit. Ay, nagagalit sila sa akin. Don't get mad. And they pull out some eggs. Laging eggs, ang daming eggs. Yan, medyo good exercise to. Masakit sa binte, masakit sa malakang. Lang mapupuno na yung isang tray. Anong more? Yeah, let's move. Yay! Mapupuno ako na isang tray. Yeah, pupuno din to mamaya ni Kuya. May built-in swimming pool. O diba, hindi na nila kailangan umalis. May swimming pool na sila dyan agad. Lilimliman po nito. Pag po umuulan, po namin. Pero diba takot sila sa ants? O yung baby lang yun? Yung pag nakagat ng ants? Baby yun. Pag nakagat ng ants. Ay, don't show your butt. Ganit si Turkey, oh. Tapos may white. White lang talaga ang color niya. Yung isa. Tapos magiging ganyan na. Eventually. Ganyan lang talaga yung kulay. Akala ko magta-transform pa siya. Baby Turkey. Pwede po siya hawakan? Look at the baby turkey, oh. Para siyang sisiyo, no? Saan ka? Ayan. Baby, oh. That's the baby turkey. Cutie. Ngayon naman, ay nandito tayo sa mga fish ponds or ponds ng mga hippo.
hito. So this is hitoan. Okay, kung kanina, nandun tayo sa mga itik, sa farm. Okay, today naman, this time, nandito tayo sa hitoan. And this is our second stop for this day. So aside from itik and other farm animals, ang hito ay isa rin sa mga livelihood ng mga are kung nasan yung mga hito. Okay, so unfortunately, hindi tayo makakakita ng live na hito na hawak-hawak. Kasi walang tukukuha. Okay. So dito yung pilian. Okay. Dyan, kukulihin from there, tapos ilalagay na dito sa sort out din yung mga sizes nila. Tapos, ilalagay dun sa drum po. Tapos, ayun yung container na yon. Okay. Tapos, lalagay na po sa truck. Tapos, babiyahin na po ng Pangasinan. So maraming lugar ang pinagpupuntahan. Nade-deliver siya all over the country, anak. Ayun, ang lalakas ng ano. Pag may umu-order, sarap yan. Ay, ang laki doon. Nakakagulat kasi ang laki nung mga tumatalon. Nung bata ako, madalas din akong nakakain ng dito. Nahuhuli ng tatay ko from bukid. So, ginagawa namin. And luto yung prito o kaya yung may sampalok. Ang sarap nun. Gusto ko dyan yung skin niya. Ang sarap ng skin. Pwede rin siyang kaldereta. Opo, pe-prito po. Apirito, tsaka ginataan. Uy, andae din palang luto sa kanya. Ang galing. Tapos anak ang pakain nila? Morning. Pag ganitong morning, may magpapakain na sa kanila. Tapos kung minsan, hapon, may balit twice a day ang pakain. Opo. Parang ganun. Wala na silang merienda. Ayun, ang lalaki ng mga kumakawag-kawag doon. Uy, gutom na sila niyan, pag ganyan? Hindi pa. Okay. Muli po kasi ng prayo. Ganun, same process lang. So, ito, pagka nahulihan na, ito yung pond na nahulihan na. Tapos, pag nahulihan na siya, nag-harvest. Harvest ba tawag doon na? Okay, pag nag-harvest na, tutuyuin na yung water. And then, lalagyan na ng panibagong water, tsaka bagong, anong tawag din na? Fry. Okay, yung baby niya. Tapos, dyan na ulit sila lalaki. Okay. So, mga ilang months sila bago lumaki. Maliit. Maliit po yung tarang. Oo. Pag po yung sa alak. Oo. Parang yung tadpole. Opo. Okay. Ganun lang po sila kalaki pag yung lalaki. O kaya pupapalaki yung lalaki. So mag-wait pa ng mga several months bago ma-harvest. Si Kuya, magpapakain na siya ng pwede na pong i-harvest yan. Wow! Ayan. Nako. Baka mahulog ako kumakain ng hito. Nangangain din. Opo. Nako. Ang dami. Yeah.
Pero kung pag niyang magpapasko, hanggang bagong taon niya magandaan. Apo. Ang palayang biyahe, gano'n. Ah, ang dami po nila. Dami po. Dito pa lang sa part na yan, eh, doon pa sa kabila. Meron pa rin po doon. Kung lang, dati pa lang. Apo. Ang lalaki, no? Dali na ang dami niya. Ang isa po. Wow. Sabay-sabay sila. Oh, wala na. Okay na po. Tapos na. Naginiling. Mas matibay po sila noon. Matibay sila sa biyahe. Oo, oh, magtatagal sa biyahe. Lalo na po kung malalayo pa yung binabiyahan. Oo, malayo. Opo. Opo. Ako, mga pulutan. Ano? Bagyo din. Alakmalo. Opo. Ah, masarap naman po kasi. Ano yung panghuli mo, kuya? Mayroon kang susok. Ayan. Susok. Tapos ilalim. Parang, ano, sa paminlet. Paminlet po. Apo, sa paminlet. Itutusok lang ni kuya yung susok. Tapos, ayan na. Ready. Ayan na, kumagat na siya. Nawala. Busog na, kuya. Kakagat pa rin. Kakagat po. Ayun, yan, yan. Ay! Hindi ko makakagat. Nabusog. Uy, bitaw agad. Ay, nahulog doon. Hindi ba yan buntis, kuya? Ang laki nung chan. Ah, busog. Okay. Ends our travel pasyal today. So, I hope everyone did enjoy our travel pasyal to Titan and to the Kipuhan, which Pandienyos make as their livelihood. So, until next time, this has been Ailine of Ailine's English Tutorial and Travel. Please subscribe for those who are not yet subscribing to my channel. I hope you will subscribe, and to my subscribers, thank you very much for subscribing. Thank you also to Guevara family for letting me in to their Hituan and to their Hituan. So, here I am, homebound. So, until next time, always keep that smile on your face. God has a multitude of surprise for all of us. Always remember, God loves us. God be